bilang isang alagad ng sining, hindi lamang po ako lumilikha. Ang aking pong nililikha ay dapat ibinabahagi rin po sa marami. Good morning, Philippines! Simpleng alagad nin sining, nin arte o nin art. Simpleng hoven alagad may dakulang puso para sa iba. Sa simpleng tataramon na ini mga tugang, sa tuyang mailaladawan ang sarong persona na tampok niya to ngunya na pagkaaga digdi po sa segment na Bombo Success Story. Siya po mga tugang sarong Pilipino na may pagpapadangat sa iyang gibo asin para sa iba. Siring paman pagpapadangat sa nasyon kung sa isya namuklat. Asin sa pagkakataon pong ini mga tugang sa tuya pong bibistuhon ang saro sa mga konsideradong orgulyo kan Pilipinas sa lado nin photography. Nabisto na ang sa iyang tibay bakusa na sa Metro Manila, kundi magin sa luwas kan Pilipinas, siya mayong iba, kundi at sa tuyang bidangunyan, si Jofel Botero Ibiosa. Konsiderado niya ang sa iyang sadire na simpleng hoven sana na may mga paglaong sa buhay asin ang sa iyang kinaaban naguugma sa arts araw na sana kan pagkuanin litrato. Tapos siya ng kursong Broadcast Communication sa Polytechnic University of the Philippines. Sa hoven na edad, minsan na siyang nakapasok sa Palasyo Malacanang asin nakareceive ng plaque makalipas na tulong beses ng bistuhon ng National Commission for Culture and Arts na ani ng Dangal Awardee for Visual Arts. Ganador man siya sa 2009 ASEAN-Korean Multimedia Competition sa Seoul, Korea, kung sa pinagbisto siya kan mga kongresista sa kamera. Ganador man siya sa International Photographic Salon of Japan kan 2012. First prize winner sa Global Festival International Photography Competition sa Indonesia. Huli kan sa iyang litrato kan mga devotos na nag-iinutang makaranin sa Nazareno. Asin man napabali na sa 2012 search for 10 accomplished youth organizations huli sa Juan Makasini. Kabala man siya mga tugang sa mga nagpartisipar sa kalidad yumana kung sa ina naging kontrobersyal pa kan nakaaging mga aldaw. Minsan naman na itampok ang sa iyang mga litrato sa sarong broadsheet na talaga namang nagguno ng mga positibong komento asin pag-umaw. Napag-araman na sa hoven na edad, pirma na siyang nagbabali sa mga kompetisyon na dakul na sabot na naitaong adal sa iya. Nagpon si Jofel sa mga school-level competition hasta sa makaabot sa mga kompetisyon internationally kung sain digdi niya namatayan kung papano mang gana asin kung papano man na madaog. Malagadawan na nga niya mga negatibong pangyayari o kung daiman niya na ibubulsa ang pinakang premyo, admitido siyang dakulang pabang ang itinokan ni particularmente nasa sa iyang maturity bilang artist sa iyang eksperyensya ng tanganin mas magin mahigus pa para sa mga maut niyang mangyari sa buhay. Mula po nung bata, sumasali na po ako sa mga kompetisyon pero sa iba-ibang ano po eh, iba-ibang larangan sa singing. Okay. Pagsulat, pag-arte, syempre photography at painting at drawing. So lahat po yun nasubukan ko rin po. Hanggang sa tumaas ng level ng competition, simula sa school level, umakyat ng regional, tapos national, tapos ito na nga po yung international. Kasi hindi po ako tumigil sa pagsali. At sa tuwing nananalo po ako, syempre masaya sa pakiramdam kasi hindi naman po sa lahat ng competition, eh pwede pang manalo. Tutahaw ka mga challenges pasiring man sa ibang nasyon, daradara niyang agimat iyo ang sa iyang kusugbuot asin man ang inspirasyon na kaya niyang malagpasan ang mga ini sa tabang asin suporta kan mga tawong nagpapadangad sa iya. Aper ka iyan, ginigibo niya man na inspirasyon ang iba pang mga Pilipino na igot-igot sa mga kompetisyon o kaya man gibo tangani sa nang maibandera man ang Philippine flag sa ibang mga lahi. Kaya para sa iya, onda niyang maibabandera ang Philippine flag magin ang barong Tagalog sa darakulang kompetisyon. Sa tuwing sumasali po kasi ako sa pandaigbigang kompetisyon, hindi lang po kasi nakataya yung pangalan mo. Dala mo na po yung pangalan ng bansa. Kaya sa ganung pagkakataon, ang kaakibat ko na lang po sa sarili ay yung lakas ng loob
ganun din po ang pananalig sa Diyos upang magtagumpay sa kompetisyon. Kaya nakatutuwa rin pong malaman at na sa mga ganung level of competition eh nakakapanalo po tayo sapagkat nakakalikha din po pala ito ng positive impact dahil nga rin sa mga sabi na natin mga naglalabasang issue, mga negatibong balita. So kahit papaano po kakadagdag pa rin po tayo sa positive na vibes, di ba? Sa kabila ng mga kinakaharap po ng ating bansa. Hindi lamang po sa sarili ko. Kumbaga, pati rin po ang mga atleta nating Pilipino, ang mga kapwa-alagad ng sining na sinisita po na mailagay sa mapa ng anumang larangan ng ating bansa. Alagad sa tahaw kan pagiging simpleng namamanuaan kay ni Asinhoven na may mga paglaom na maot na maabot kan sa iyang mga kamota. Da isya nalihis man sa iyang katuyuhan na makatabang para sa iba. Para kaya sa iya, para kay Jopel, dawa na nga nagbistado na siya sa lado kan sa iyang pinaghihiroan as in nakakareceive niyan mga onra. Nagtitinir na nasa dagaan sa iyang bitis. Alagad, da inahahali ang labi-labing pasasalamat. Para kaya sa iya, ang magayon na impact o positibong dinadara kaini sa mga namamanuaan ang pinakadakulang achievement sa iyang karera. Sa akin po, ang pinaka-fulfillment po na mararamdaman ko para sa aking sarili ay kapag maraming nagsasabi na na-inspire po sila dahil po sa akin. Kasi hindi ko po maitatanggi na marami nga po nag-PM sa akin at dumami rin po yung kaibigan natin sa Facebook. Simula po ng malaman nila yung mga ginagawa ko pong singing at nang malaman po nila yung mga achievement po na ibahagi ko po para po sa ating bansa. So sa ganung paraan po, nakataba po ng puso na kahit pa paano sa simpleng paraan, eh nakakapaglikha po tayo ng positive impact sa mga kapwa kabataan at sa mga kapwa Pilipino po natin. Sa tahaw kaini panagos ang sa iyang pagtabang para sa iba sa paagi kan pagiging parte kan Juan Makasini para ini sa mga Pilipino na mahilig sa arts. Alagad may katuyuhan na makatabang partikularmente sa mga dakula ang kagustuhan na mangyaring pagbabaago sa indang buhay. Maot kaining mapukaw ang pagiging makapilipino kan mga jóvenes asin ibapa sa manlainlain na parte kan sa tuyang nasyon. Simula po ito bilang isang simpleng tropa ng magkakaibigan mula sa Polytechnic University of the Philippines hanggang sa lumago po ito at may mga miyembro na rin po na nanggagaling sa iba pang mga universidad gaya ng UP, PWU, UST at meron din po tayong mga miyembro mula sa IRIS, RDU at iba pa pong universidad. Ganyan din po, may mga kamiyembro din po tayo o kasining na mula sa iba't-ibang panig din naman sa gaya po ng Mindanao. Ang tema ng makasining po ay may layuning magising ang kamalayan at maipamulat po ang diwang makabayan, hindi lamang po sa mga kapwa kabataan, kundi sa mga mamamayang Pilipino. Sabagay naniniwala po kami na ang sining ay isang makapangyarihang paraan, hindi lamang po sa pagpapahayag ng damdamin at pagbabahagi ng ideya at kaisipan, kundi mahalagang instrumento rin po ito upang makamit po natin ang positibong pagbabago sa ating lipunan at pagmulat po ng ating kamalayan. Kaya po sa paaging ini mga tugang maot niya na siya maging modelo para sa iba. Para kaya kay Jopel da imagiging ulang sa mga paglaom mo sa buhay ang kapagtiusan o kaya ang kakulanganin ikipahe basta pursigido ka urug na kung labi-labi ang sa imong pagpadangat sa arts.
Dapat pang sa buot na gamitin mo ang sa imong kaaraman o abilidad na udok sa imong buot. Asin mas marhay kung ika ang mapauman nil inspirasyon para sa iba. Naniniwala po ako na lahat po tayo, bawat isa po sa atin ay binayaan ng talento mula sa Panginoon. At hindi po nakasalali kung paano natin po itututuklasin, pagyayamanin at ipapahagi sa kapwa. Mahalaga malaman na ang pagsali po sa mga kompetisyon, pagmembro, pagsali sa camera club at pagdalo sa mga seminar at lecture ay magandang training ground po upang mahasa pa natin ang ating kasanayan sa photography. Bukod pa po yung pag-aaral natin at pagbabasa ng libro. At lagi ko pong sinasabi, hindi rin po hadlang ang kasimplihan ng gadget o kakulangan sa pera sa paglikha ng epektibong larawan, kundi nakasalalay din po sa mata ng kumukuha. Kaya ang mensahe man niya sa mga maot na magit araw siya nag-grabe at pagpadangat nga niya sa arts at sin maot man abuton ang sa indang forte o paglaom digdi, kuya po. Bilang mga alagad ng sine at bilang litratista, patuloy po tayong lumikha ng mga larawang maipapamana natin hanggang sa susunod pang generasyon. At sa bawat alagad ng sine, huwag po natin kalimutan taglayin yung limang P na palagi ko pong pinapaniwalaan. Yung una po, siyempre, yung pananalig sa Diyos. Ikalawa, yung passion po natin, kailangan manatiling buhay po ito. Ikatlo, pagtitiwala sa sarili. Ikaapat, yung pangahal sa lupang tinubuan. Ikalima po, yung pagpapahalaga. Positibong pagpapahalaga. Iyan po mga tugang sa tuyang heras na istorya ngunyan pong Domingo sa segment na Bombo Success Story. Ang istoryang ini mga tugang ni Jocel Botero y Dios saan nagpapahiling na ang pagiging matrayumpo sa buhay makukuha mo. Huli sa kung gaano mo talaga pigtataoan sa imong sarili at sin dedikasyon sa gabos mong gustong gibukon. Asin mantang nasa taho ka kan mga pagbisto o ora na nare-receive, day ka man mapanlignaw na tumabang asin iheras an sa imong araman sa iba, urog ng aramong dakulman na manunutan sila sa imo. Di na importante kung ika hoven o gurang, ang importante urog na sa mga mahilig dyan sa art, sa photography, iyon na magserbi kang instrumento para sa iba, para sa mga Pilipino, asin para sa satuyang nasyon na maibandera at satuyang kakayahan, maging sa ibang lahat. Always search for meaning, look for love. Well, mga tugang, tapos salamatan na po ang satuyang naking tampok na buhay ngunyan. Si Jocel na halipa po mga tugang sa Metro Manila as in nagsugod na matawan kita ng inspiring na istorya ngunyan na pagkaaga. Let's speak po sa tuyang pag-ulayan giraray, ang iba pang istorya nin buhay na matao sa tuya nin inspirasyon. Inspirasyon na matao nin bagong kahulugan nin pagiging matrayumpo sa buhay. Ini po si Bombo Ana Elizabeth Gualzon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo, good morning, Philippines! No mountains as high as this thing. Never give up on your dreams. All time will tell if we're not what we seem. If things we do don't match the things we are, look inside. Happiness is always there. I simply wanna try. Just let others make us blind. Some patience we will find. We can do what's on our mind. Hey,
right. No pain, no gain, don't fizzle out. It's time to roll the dice. It's not over till it's over. Hang on till the end. Got to keep the green.